sa inyong buhay. Amen. 그리고 긍정적인 마음을 가져야 되고요. Positive mind. At kinakailangan na kayo po ay magkaroon ng positibong kaisipan. Amen. Amen. 네, 그리고 여러분들의 목표가 정확히 있어져야 된다라는 거예요. And also you have to set your purpose in your life. At dapat nyo rin pong italaga ang inyong layunin sa inyong buhay. Amen. Amen. 여러분들의 삶의 목표는 하나님의 나라와 의를 위한 그런 삶을 살아야 되겠다라는 목표를 가지고 사셔야 돼요. I wish you have a goal in your life is about the kingdom of God and His righteousness. 나와 po ang inyong maging layunin ng inyong buhay ay ang kaharian ng Diyos at ang kanya katuwiran. Amen. Amen. 사람은 겉사람과 속사람 두 분류로 나누어져요. There is two kinds of self, the outer self and inner self. 매로 pong dalawang uri o klase ng tao. Ito po yung panglabas o yung katawang lupa at ang kalooban. 우리 사람은 이중적인 속성을 가지고 있어요. So, tao have two kinds of character. 그러니까 ang tao po ay may dalawang uri na karakter. 네. 그 겉사람은 본능으로만 살아가는 거예요. So, our outer self will follow our physical desire. 그러니까 yung pong ating panglabas na katawan, ito po yung sinusunod po nito yung physical na pagnanais. 네. 속사람은 하나님의 영으로 하나님의 인도함을 받고 살아가는 것이에요. And inner self should be led by the God. 아티 yung pong kalooban dapat ito ay pinapangunahan ng Diyos. Amen. 겉사람은 땅의 속성을 가지고 살아요. And outer self is my clay. 아티 yung pong panglabas na sarili ay gawa po sa putik. 속사람은 하나님의 인도함을 받고 사는 사람이죠. And inner self is my At ang kalooban po ay pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Sabay-sabay po, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Amen. 3장 2절에 위의 것을 찾으라 이것은 하늘의 것이에요. 영의 사람을 이야기를 하고 있어요. 그 사람을 이야기를 하고 있죠. First to say, set your mind on things that are above. 사비 po sa verse 2, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. Dapat po ang inyong isipan ay yung mga bagay na nasa langit. Amen. Amen. 그 사람은 뭐예요? 땅의 사람이에요. 예수 그리스도 하나님과 상관없는 그 삶을 사는 사람들을 이야기를 해요. 3장 5절에 보면 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. 아멘. At yung pong kalooban o yung pangloob, ang iniisip po dapat dito ay yung mga ayong panlangit. Eh yung pong panglabas na kaano-ano, yung katawang lupa po. Sa verse 5, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyon ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen. Amen. Tangi, tangi, suksamal gajibo yung isa.
땅의 것을 추구하고 사는 사람은 하나님과 상관없는 삶을 산다고 했어요. 이기적인 삶을 살아요. 그리고 자기 자존감을 내세우며 사는 그런 사람들, 자기 중심적인 삶을 살아요. 'Yung pong sinusunod nila, 'yung pong katawang lupa, 'yung sinusunod po nila 'yung pong likas na kasalanan. Kaya sinusunod po nila 'yung kanilang sariling pasya o pagnanais. Walang kahit na anumang pong relasyon sa Diyos, kundi sinusunod po nila yung kanilang sariling kagustuhan. Ito po yung sinusunod, sila po yung mga sumusunod sa panglabas nilang kagustuhan. 이제 여러분들은 땅의 속성으로 살아가는 것이 아니라 하늘의 것, 위의 것을 추구하면서 살아가셔야 됩니다.